Kamusta mga sir, mga ma'ams, yan. So, ngayong araw na to, tatanggalin ko itong aking rear wheel, yung gulong sa likod. So, papakita ko dito sa video kung ano na yung mga parts ng aking rear disc brake. So, isa-isahin natin tignan yung mga parts na lagay ko dito sa aking rear disc brake. Ayan. Tara guys, mga sir, mga ma'am, samahin niyo ko dito sa aking video. And huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe and mag-like. Kaya pala, tatanggalin ko itong rear wheel ko dahil, ayan, nakikita niyo mga sir, ayan, may butas yung aking gulong. Hindi ko alam kung sinadya nilang lagyan ng screw or talagang swerte lang ako. Ayan o, kitang-kita nyo, nasa gitna siya ng line. Parang sinadya siya eh. Pero kayaan na natin mga sir, ganyan talaga pag may namalas. So, ayan, medyo malayo yung vulcanizing dito. So, ayaw ko siyang ilakad. So, tatanggalin ko na lang yung rear wheel. Tapos, dadalhin ko sa nagbu-vulcanize para ipa-vulcanize. So, ayan mga sir. Gamit itong 12mm na socket, ayan, tatanggalin ko yung tornilyo dito sa exhaust port ng ating makina. Pagkatapos itong bolt dito sa pipe, tatanggalin ko muna itong bolt ng heat guard para may baba ko siya para ma-access ko yung bolt dun sa may swing arm. Ngayon mga sir, naglagay ako ng spacers sa pagitan ng butyo at saka ng swing arm. Next, tatanggalin ko na itong bolt dito sa may axle ng ating gulong. Ganito yung itsura niya mga sir. So, baligaling ito sa conversion kit na nabili ko kasama na to. Bale, kinustomize ko lang yan. Pinutol ko siya kabilaan. Yan, para magamit ko siya sa aking conversion. So, kinustomize ko din yung kanyang socket. Yan. Grinder ko para mag-flat yung dalawa para pwede ko siyang higpitin at alisin sa axle. Next, tatanggalin ko na itong bolt ng brake caliper. Kasi 12mm din yung size nila. Ayan mga sir, ito yung ating brake master. So, peak na Brembo lang siya pero okay naman. Malakas pa rin naman siya hanggang ngayon. Next, tatanggalin ko na itong dalawang bolt dito, mga sir. Ayan, naglagay din ako ng spacer dito sa pagitan ng makina at saka ng swing arm. Ayan, meron ding spacer dito sa may bandang baba. Ayan, pwede na natin alisin itong swing arm, mga sir. Ayan, alis ko na siya. Ito yung kinustomize kong swing arm. Ayan, meron siyang bearing dito, mga sir. Ayan, stock bearing ng Salty. So, ayan, ginamit ko. Tapos, nilagay ko dito yung bracket ng caliper. Ayan. Bali, kinustomize ko yung swing arm para may lagay ko itong bracket ng caliper. So, ayan siya mga sir. Yung bracket ng caliper, parang kamukha siya ng bracket ng pang Raider, yung rear disc brake ng Raider. Gamit itong 22mm na socket, ayan, tatanggalin ko itong nut dito sa may axle. Ayan.
Heto siya mga sir. High nut siya. Para yung size niya is ano, 25 or 30 mm yung haba niya. Yan. Next, ito pang isang tornilyo. Ayan, tanggalin din natin. Ito sila mga sir, isang washer tsaka isang nut. Para yung haba niya is ano, 15 mm. Ayan, halos kalati siya ng high nut na nilagay ko mga sir. So yan, nabili ko silang sila sa mga nagtitinda ng mga bolt tsaka ng nut sir. So yan, pwede na natin tanggalin itong rear wheel mga sir. So ganito ko yung nilagay yung disc plate. Ayan mga sir, tornilyo siya sa ating mugs. Bale yung disc plate na ginamit ko, yung disc rotor, ay pang wave na disc rotor mga sir. Ayan. So, yan, nakatornilyo lang siya sa aking mugs. Yan siya mga sir. So, ang as of now naman, okay pa naman yung mugs ko mga sir. Wala pang crack or hindi pa siya nababasag. So, mukhang ano naman sir. Mukhang matibay naman. Huwag lang siguro ano, masasaldak ng sobrang lakas mga sir. Siguro pag masaldak ng sobrang lakas, posibleng mabasag siya mga sir. Pero sa tingin ko, ano, tatagal naman. Yan, so, nasa sa inyo na lang mga sir kung gagayahin nyo. Yan, ako naman ay nagbibigay lang ng mga idea sir kung paano nyo gawin. Yan, so, dito naman sir, ano, wala naman akong masyadong binago dito. Yan, so, anytime pwede ko siyang ano, ibalik sa drum brake mga sir. Bali yung nilagay ko lang dito, yung ano, tinakpan ko lang yung butas. Ayan mga sir, naglagay ako ng gold bolts para matakpan yung butas at hindi pumasok yung ano, yung tubig at saka likabok mga sir. Ayan siya mga sir. So wala naman masyado nagbago dito. Pwede ko siyang ibalik anytime sa drum brake. Ayan yung kagandahan ng conversion ng kit na to mga sir. Pwede siyang ibalik sa stock na drum brake. So ayan mga sir. So ayan mga sir, tatanggalin ko na itong screw dito sa gulong. Ayan. Talagang palaisipan sa akin to mga sir kung bakit. Paano napasok itong screw na to? Kung sinadya ba or ano, talagang nadaanan ko siya sa daan. So, ayan, haba niya mga sir. Binutas niya yung gulong. Pupunta rin yung gulong ko. Ayan, kailangan na rin magpalit. So, ayan. Pero ngayon, ano, try ko muna siyang ipa-patchy mga sir. Ayan mga sir, ginabi na ako. Napabulkanize ko na itong gulong. So, ibabalik na natin siya. So, ayan. Balik lang natin yung mugs. Pagkatapos itong washer, tsaka yung maliit na tornilyo, mga sir. Next, itong high nut, mga sir. Next, itong swing arm. Ayan, pwede na natin ilagay yung brake caliper.
Ayan, testingin natin mga sir. Ayun. Ayan, meron na siyang brake mga sir. Next, ibabalik ko na itong tambucho mga sir. Para sa mga nagtatanong sir kung saan ko nabili yung conversion kit, bali nabili ko siya sa Shopee. Kaso ngayon parang wala na siya, sold out na siya. Ngayon yung mga may balak na mag-rear disc brake mga sir, siguro yung masasuggest ko sir yung ano, yung rear disc brake na pang ano, pang radar mga sir, yung Brembo caliper na mayroong bracket mga sir. Kasi parang kamukha niya yung bracket na ginamit ko dito mga sir, na pang radar tsaka Brembo na caliper. Yan, search nyo lang sir sa Shopee or sa Lazada yung ano, Brembo caliper na pang radar mga sir. Yan, parang kamukha siya na mga sir. Yan mga sir, tapos na, ganun lang siya, ibalik. So, madali lang siya mga sir. Ganito pala siya sa may brake master mga sir. Yan. Pinutas ko yung fairings mga sir para ano, magka siya yung fairings. Tapos ayan mga sir, may nagtatanong din kasi kung gumagana ba yung brake light. Ayan mga sir, gumagana siya. So ito yung switch ng brake light mga sir. So ayan. So meron siyang brake light mga sir, yan, sa mga nagtatanong, yan, sana masagot ko yung tanong nyo. Yan, meron po siyang brake light. Yan, makikita nyo. Yan. Yan, mga sir, yan, gumagana yung brake light niya. Ayan mga sir, hanggang dito na lang yung video. Sana meron kayong natutunan. Ayan, maraming salamat sa panood. Like and subscribe lang po. Thank you, bye bye.